Hello, 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 hello. Pakilala ko lang sa inyo yung aking tanim na gulay. Yung bago. Shout out sa mga Bisaya. Alam na alam tong bago. Kasi marami ito sa Mindanao. Sa amin, sa Mindanao, madami. Sa mga gilid ng Sapa, sa mga masukal na lugar. Pero marami ding nasa bakuran ng mga tinatanim. Kasi ito tumutubo lang to. Wild ito ay wild. Tumutubo lang siya pusa doon sa mga gubat-gubat banda. Pero kung gusto mong magtanim, pwede mo siya itanim. Ako nga, tinanim ko dito. Ayan. Ito siya. Bigay pa ito ng aking kaku-teacher na si Ate Rina Espartero. Galing itong Southern Leyte. 5 years ago. Ang ginagulay nito, itong kanyang talbos. Ayan yung parang orange brown. Yan. Minsan nga mas dark. Mas darker itong kanyang dahon. Parang minsan parang namumula-mula. Masarap itong gataan. Ihalo mo siya sa mga sari-saring gulay. Tapos gagataan mo. Ang sarap. Yan. Sanay kasi ako nito nung bata ako. Marami ito sa amin, may puno kami nito doon malapit din sa bahay namin. Tapos marami din doon sa mga gilid ng Sapa. Ayun, nanguha nga kami nito kahit hindi na sa amin. Hindi naman krimen sa amin manguha ng gulay na hindi sa'yo. Okay lang, lalo na pagbata. Yun, meron din ako dyan. Dito, malunggay. Ayun. Tapos meron din ako dito lemongrass tanglad, tinanim ko sa paso tapos pinatong ko pa para malinis, hindi siya maihian ng pusa. Ayan, maraming beses na ako dito nakakuha. Nilalagay ko sa tinolang chicken, tinolang isda, pinataang gulay. Ayan. Pampabango ang bango. Tapos, syempre, pampasarap. Yun. Yun lang. Ayan, si Bago. Bye.